Authority of the scripture, isa lang po yun sa binag-uusapan natin. At ilan sa mga napag-usapan natin regarding the authority of the scripture is that authority of the scripture means nakasulat sa Biblia ang salita mismo ng Diyos. Ilan sa atin ang naniniwala na ang Biblia ay salita mismo ng Diyos? Okay? At kapag sinabi natin ang Biblia ang totoong salita ng Diyos, ito dapat yung pinaniniwalaan at sinusunod natin. Okay? So yun yung implication niya. Ang authority ng Bible na mag-utos at magpasunod sa ating buhay ay hindi nakabase kung susunod tayo o hindi. Okay? Kundi ang authority ng Bible ay kung sino ang nagbibigay ng utos. Natatandaan niyo po? Sabi sa 2 Timothy 3:16, malinaw na sinasabi doon, all scripture are God-breath. Sa Tagalog, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So hindi mo masyadong makuha yung kahulugan ng God-breath doon sa kinasihan sa Tagalog. Okay, ang ibig sabihin kasi ng kinasihan or ng God-breath ay theonoustos. Theonoustos, theo God, noustos, hininga. Okay? At kapag ang Diyos ay huminga, nagkakaroon ito ng buhay. Tama? Kaya ang salita ng Diyos ay may buhay. Naririnig po ako? Okay. Okay, inaan ko po. Para kasi, lakasan ko? Okay. Now, ibig sabihin ng Bible, it is inspired. Hindi ito yung inspired na parang may favorite ka music na na-inspired ka. No, hindi. Pag sinabi natin inspired, okay, kanino nagmula ang salita ng Diyos? Okay? Kanino nagsimula ang Bible? Kaya siya tinawag na theonoustos. Inihinga. Actually, hindi siya breathe in, kundi breathe out. Huminga ang Diyos. Okay? Nagsalita ang Diyos. At paano niya ito ginawa? Mababasa natin ito sa 2 Peter 1:20-21. Pakibasa naman yung 2 Peter 1:20-21. Malinaw po na pagbabasa. Salamat po. Yes. Pabasa po. Okay, sige po. 2 Peter 1:20 to 21. Apo. Tama. Meron na po. Ah, si Ate Ira daw. Okay. Malinaw po mula doon sa binasa natin. Pag sinabi, kasi isang beses lang sinabi, isang beses lang ginamit sa Bible yung salitang theonoustos or God-inspired. At yung verse na yon, hindi siya ginagamit kahit na doon sa original na kultura na meron sila dati. Pero malinaw, sinabi ni Pedro dyan sa sulat niya na ganito yung nangyari. Okay? Huminga ang Diyos. Okay, hindi naman yung masusulat pag huminga ang Diyos. Huminga ang Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, anong ginawa niya doon sa mga author? Okay, hindi nga guide eh. Ang sabi doon, super intent. Okay, para yung sinusulat nila, okay, hindi ito patungkol sa kanila, kundi tungkol sa sinusulat nila, ang maisulat pa rin nila ay mismong salita ng Diyos kahit na sila ay mayroong iba't ibang pinagdaraanan nung panahon na yon. Okay? Ito ay isa sa hiwaga ng ating pananampalataya. Kaya dito, sinasabi ko, sa authority ng Bible, whether i-reject ba natin o paniniwalaan natin. Okay? Kasi maraming Kristiyano hindi naniniwala, katulad ng pinikwento sa akin ni Ate Jobel, hindi raw sila naniniwala na ang
ng Bible ay salita ng Diyos. Kung hindi yan salita ng Diyos, ano maaaring mangyari sa atin? Remember, yung faith natin masishake. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Okay? Pero maraming nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Either external evidence, when we talk about external evidence, ito yung sinasabi ng science, history, archaeology, okay? So, ibig sabihin, accurate ang Bible, scientifically, historically, proven, and of course, yung sa archaeology, yung mga nahukay nila, nagpapatunay din na meron talagang Bible. Okay? Ang Bible ay salita ng Diyos. Ang tinutukoy dito, yung original na sulat, ha? Hindi yung Bible na natin ngayon. Okay po? Now, meron ding internal evidence na nagsasabi na ang Bible ay salita ng Diyos. Katulad halimbawa nung sinabi ni Isaiah, sabi niya, "The word came to me." Okay, "The word of God came to me." Ibig sabihin, ang sinusulat niya ay hindi niya salita, kundi salita mismo ng Diyos. And even Jesus view Old Testament ay salita ng Diyos. Anong sabi niya sa Matthew 5? "Do not think that I have come to abolish the law or the prophet. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Malinaw yun na sinasabi niya. At nung inaatake siya ng Diablo sa wilderness, nagugutom siya, anong sabi ni Jesus? Anong pinanlaban niya? Word of God. So even Jesus affirmed that the Old Testament is the Theopneustos, inspired by God. Look, sabi rin ni Pablo, no? Ang salita, ang sinulat ni Lucas ay isinama niya na rin na inspired word of God. At sabi naman ni Peter, yung mga isinulat ni Pedro sa mga iglesia ay inspired word of God. Nakikita natin na the internal, the external, and even the internal evidence prove or says that the Bible is the word of God. Hindi tayo magtatagal doon kasi natalakay na natin yon. Nagbigay lang ako ng mga ilang halimbawa. Okay? Pag sinabi natin ang authority ng scripture, nanggagaling siya kung kanino nagmula. Okay? Remember, pag authority, kanino nagmula? Kaya Diyos, pag tinatanong, "Uy, sabi ni ganito." O sinong nagsabi niyan? Now, ang authority ng Bible, madalas nating inaatake. Madalas nating nire-reject. How? Pag hindi natin sinusunod ang Diyos. Paano pa? Pag hindi natin pinaglalaanan ng oras ang salita ng Diyos. Ang pagiging tamad natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pag-atake, direktang pag-atake sa authority ng Diyos sa buhay natin. Kristiyano ka, pero ang authority mo nanggagaling sa ibang libro maliban sa Bible. Kristiyano ka, pero ang ginagamit mo para manligaw, hindi yung authority ng Bible. Kristiyano ka, hindi mo ginagamit ang authority ng Bible kung paano ka lumakad araw-araw ng may kabanalan. That is the direct assault. Kristiyano ka pero tamad kang pag-aralan ng Biblia. That is the direct assault on the authority ng ating Panginoon. Okay? Of course, yung hindi Kristiyano, ina-assault nila ang Diyos. Sa mga pamemelosopiya na meron sila, no, yung mga kamunduhang pamemelosopiya, ina-assault nila ang Diyos. Pero ikaw na nagsasabi kang Kristiyano ka at pupunta ka lamang ng iglesia at sasabihin mo, "Sapat na sa akin makarinig ng salita ng Diyos every Sunday." Sino ka para sabihin sinusunod mo ang Diyos kung hindi mo iginagalang ang authority ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Another one, when we talk about the authority of the Bible also is yung completely true. First, salita ito ng Diyos. Pangalawa, Bible is completely true.
Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, it follows na ang Biblia sa original manuscript ay purong katotohanan. Remember, purong katotohanan. Yung original manuscript. Walang mali. Kasi nga, sabi doon sa binasa ni Ira, ginaid sila, sinuperintendent sila ng banal na spirito upang hindi nila maisulat kung ano lang, kundi maging yung sa sarili nilang karanasan, naroon ang pagkilos ng banal na espiritu. Walang mali, hindi nagkakamali. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Okay? Ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Kaya yung mga tao na sinasabing, yung Bible naman may mali dyan. Okay? Sabi sa akin nung sinesharan ko nung gospel nung saat ng Friday, Sir, naniniwala ka ba may mali sa Bible? Sabi, anong ibig mong sabihin? Sir, yung Bible, halimbawa, yan sir, may mali ba dyan? Sabi ko, may mali dito kung sa pagkopya, nagkamali. Pero yung original na Bible, yung sinulat mismo, halimbawa, ni Pablo, pero may sinesharan ko ng gospel, tinatanong ako ng kung ano-ano. Sabi ko, walang mali doon. Bakit sir ito may mali? Kasi yung tao, kwento sa amin sa Bible school, may tatlong, bawa kukopyahin nila yung John 3:16, hiwa-hiwalay sila, kukopyahin nila yon. Siyempre, tuloy-tuloy yung pagsulat noon. Minsan, kasi sa Greek, yung minsan maguhitan mo lang ng gano'n, nag-iiba na yung ibig sabihin . So, kaya, nag-iiba minsan. Okay? Tapos, yung mga Bible kasi na meron tayo ngayon, salin na yan. Okay? At alam niyo ba lahat ng Bible na meron tayo ngayon, based na yan sa interpretation? Okay? That is why we need to go back sa original meaning ng text. Okay? May dalawang klase ng salin ng Biblia. Okay? Una, yung word for word. Pangalawa, meaning. Yung word for word, talagang kung ano yung nakasulat. Okay? Kung ano yung nakasulat. Of course, yung manuscript na tinutukoy ko dito, hindi na rin ito original, kundi ito yung manuscript na isinulat na nung mga nasa... Okay, paano ko ba ito sasabihin? Yung sa Qumran community, kung saan nakuha yung maraming parchment, yung scroll, okay? Ilang libong kopya, halimbawa ng Isaiah, ang nakuha doon. Tapos iba-iba na rin yung ano nila. Kasi depende nga sa pagkopya. Tandaan natin, ang mga Israelita, they are people of the book. At talagang isinusulat nila literal kung ano yung salita ng Diyos. Dati naman, oral yun . Kuha? Kaya nga yung original manuscript lang na sinulat halimbawa ni Moses, yun yung talagang completely true. But, rest assured na hindi, no, buong Biblia natin ay may pagkakamali. Okay? Kaya nga, kung gusto talaga nating maunawaan yung sinasabi ng Bible, talagang we are into pag-aaral ng salita ng Diyos, magsimula tayo talaga sa original manuscript. Okay? So again, ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Okay? Hindi natin siya katulad. That is the second implication na ang Bible ay may authority. Kasi hindi naman natin susundin kung hindi totoo. O sumusunod tayo minsan kahit hindi totoo. Okay? Sige. Now, last. Kasi continuation na lang naman ito. Last, the Bible is our final authority. Yan ang implication ng pag sinabi nating the Bible is authority. Okay? The Bible is our final authority. Ang Biblia ang ating final authority. Pag sinabi nating final authority, saligan at batayan ng kung ano ang dapat nating paniwalaan at kung paano tayo dapat mamuhay. Uulitin ko, pag sinabing ang Bible ay final authority, saligan at batayan ng kung ano ang dapat nating paniwalaan at kung paano tayo dapat mamuhay. Okay? Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat natin itong pakinggan at sundin. If we say we are followers of Jesus, we listen and follow His voice through scriptures. Anong sabi sa John 10:27? Sabi noon, my sheep hear my voice
and I know them and they follow me. Saan nagsasalita ang Diyos? Saan siya nagsasalita? Sa Bible. Oh. Kaya minsan, sasabihin ng iba, narinig ko ang Diyos. Pati nga yung Biblia mo, kung binabasa mo, patay tayo dyan. No? Baka ano ka, nahihibang. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Look, I know them and they follow me. They follow me. That is meaning, yan ang meaning, yan ang implication ng authority. Pag may authority, sinusunod. Sabi dito, pagkatapos mangaral ni Jesus, yung sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5 to 7, di ba ang mga tao, ano nangyari? Namangha sa kanya. Ang galing niya magturo. Okay, sa Matthew 7:28 to 29, nangaral siya ng may otoridad. Buksan niyo yan, Matthew 7:28 to 29. Sa dulo ng Sermon on the Mount, mababasa ninyo. Nakita na po ba? Pwede po pakibasa uli? Sige po. Yes po. Babasahin. Paturoan ito, kapagkat nagturo sa anong may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tapagturo na ako. Yan. Sa English, for he was teaching them as one who had authority. Hindi lang pagkamangha ang dapat natugon sa salita ng Diyos, kundi buong pusong pagtitiwala at pagsunod. Kasi ang hamon niya dyan, saan mo ibibuild ang buhay mo? The closing sermon sa Sermon on the Mount ni Jesus is, don't build your house on the sandy land. I-build mo siya sa bato. Tapos pumasok ka sa makipot na pintuan. So, may authority. Unless, minsan may mga nagtuturo ng salita ng Diyos, no? Hindi naman yung authority nila eh. Ang gusto kong itukuyin dito, minsan yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, parang walang authority yung Bible. Na para bang ginagawang suggestion lang ang Bible? At tayo din minsan, inaalis natin ang authority ng Bible sa buhay natin pag ang tingin natin sa Bible ay suggestion lang. Ah, hindi. Pwede ko itong hindi gawin. Sabi ni Jesus, bago ka sumamba sa akin o maghandog sa akin, may inaalala kang kaaway mo, makipagbati ka muna. Ah, hindi Lord, hindi ko talaga yung kaya kausapin. Hayaan mo muna ako sa kalagayan kong to. Eh, yung kaaway mo, magulang mo, tapos magsisimba ka. Diba? Hindi lang pagkamangha, wow, ang galing ni Jesus magturo. Bravo, bravo. No. Ano sabi ni Jesus? Doon sa ano, nagtanong, sino ang aking kapwa? Ano sa dulo? Sabi ni Jesus, gawin mo din yan. Diba? Sinabi niya na kung makikinig ka lang pero hindi ka naman susunod, sabi lang sa Matthew 7:24 to 27, para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, hinampas ng hangin ang bahay, rumagasa ang baha at tuluyang itong lawasak. But if we obey the word, sabi diyan, para kang nagtayo ng bahay sa matibay na bato. Walang anumang dilubyo ang gigiba sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, ang authority niya, it is your choice. Saan ka magbibuild? Will you build your life on solid ground or on a sinking sand? Ganyang kahalaga ang usapin ng authority ng scripture at kung paano tayo dapat tumugon dito. Kaya nga kapag mayroong nagtuturo ng Bible na lumalabas sa authority ng scripture, ay wala siyang authority. Remember, our authority is not rest on the power we have, but on the power of the Word of God. Gusto mo ng power? You read the Word. You live the Word. And the authority of the Scripture is a matter of life and death. Dito nakasalalay. When we say life and death, dito nakasalalay kung sa impyerno ka pupulutin
akong sa langit. Bakit? Ano ginawa ng Catholic during that time? They add something to the scripture. Na, okay, you do this. Okay, you pray for the soul. Nung nandoon sa purgatory din, okay na sila. They will go up na lang sa langit. And they, maliligtas na sila. Malino ba yung sinasabi ng Bible? Yun yung lumang issue eh. But now, iba na. Sa ating mga Christian. Now, to sum it up, ayon kay Erickson, may positive value ang tradition as source of authority. Again, hindi natin inaalis yung tradition as source of authority. Makakatulong sa atin yung ibang leaders para maunawaan ang Biblia at kung paano ito isasabuhay. Remember? That is why we need to respect yung mga leaders natin. Pero anumang isinulat ng tao, di ba, sa wala scriptura, dapat ituring na salita ng tao at hindi dapat ipantay sa Biblia. Oo, ang ganda na nakasulat sa psychology book. Oo, ang ganda ng isinulat ni Chinkitan. Oo, ang ganda ng isinulat ni Rick Warren, The Purpose Driven Life. Okay? Ang ganda ng sinulat ni Charles Spurgeon. Ang ganda ng isinulat ni John Piper, ni John MacArthur. Ang galing mag-sermon ni Paul Washer. Okay, ni Edla. Ang galing ni Edla, please, sige. Pero dapat silang ituring na sulat lang ng tao at hindi kapantay ang Biblia. Ang authority ng sinuman, whether pope or priest or pastor or any Bible teacher, ay nanggagaling sa kanilang katapatan sa paggamit at pagpapaliwanag ng Biblia. Kaya ang tanong sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, meron dito mga Sunday school teachers like me. Tapat ba tayo sa paggamit at pagpapaliwanag ng Biblia? Hindi pwedeng hayaan nating maisang tabi ang Biblia o maging secondary lang. That is why sometimes sa mga ibang churches, naririnig ko, no? Okay, dito na lang tayo sa book na to magbase. Tapos total, may mga Bible verse naman na nakasulat sa book. Yun na lang yung gamitin natin. Please, maging tapat tayo. Exegete the passage. Pag-aralan natin mabuti. By the way, sa youth, may ituturo ko sa inyo, inductive Bible study method. Yung kayo mismo yung hahanap. Of course, sa first, hindi yun perfect, okay lang. Pero kayo lang mismo, ang gamit nyo lang, Bible, okay? At saka maraming version ng Bible. Turuan ko kayo. I-schedule mo ako sa biyaya ng Panginoon. Na God's willing, i-schedule mo. Turuan ko kayo mag-aral para meron kayong pang-sermon na talagang Bible lang yung gagamitin. Okay? Kung meron mang tradisyon, sinauna man o bagong turo ng isang popular teacher, meron ba kayong mga kilalang popular teacher? Maliban sa sinabi ng si Ed Lapis? Okay? At nakita nating Ellen White, pag may mga salungat sa Biblia, dapat nating isang tabi yun at hayaang Biblia ang mangibabaw. Yan ang ibig sabihin ng sola scriptura. Scripture alone is our final authority in matters of faith and practices. Or nakasulat ba ito sa Bible? Ito ba talaga yung sinasabi ng Bible? Now, application na po tayo. Okay? Application of the authority of scripture. Doctrinally, tayong mga evangelicals, by the way, evangelicals tayo, ha? Uh-oh. Affirm the authority of the scripture. Hindi tayo Baptist, ha? Okay, evangelicals tayo. Doctrinally, we evangelicals affirm the authority of scripture above church tradition. How about in UNIDA? Yung evangelicals sa kabuuan, affirm the authority of the scripture above sa church authority. How about here sa church? How about sa UNIDA? Mas mataas ba ang authority ng scripture? O ang authority ng konsilyo, ng tradisyon, ng iglesia? Kaya pa kahit sino man, no, na leader ng church, sinasabi niya, kahit man pastor o kahit man sino, diakonisa, elder, pag sinabi nila nga, mas mataas ang council, o mas mataas ako kaysa sa council, o mas mataas ako kaysa sa iglesia, o mas mataas ako kaysa sa Bible,
takbuhan na tayo. Okay? Sige. No? That is the issue ng doctrinal. But now, let me suggest three things on the practical side naman ito. Okay? Okay? Practical side. Sabi dito, it is one thing to confess correct doctrines. It is another thing to let it shape the way we live. Ulitin ko, it is one thing to confess correct doctrines. Kanina pinag-usapan namin sa likod ni Ate Jubel ninyo, no? Di ba pag na-reform ka, dapat reform ang buhay mo. Hindi lang ang turo mo, yes. Okay? Huwag kayong mga ano ha, huwag kayong mga magsabi ng reform, pero yung buhay naman ninyo, hindi makita, o yung buhay natin. Okay? O, Calvinist ako. Pakiko sa'yo. Kung Calvinist ka. No? Kasi uso ngayon yan eh. Calvinist ako. No? O, Calvinist ako. Calvinist ka, hindi ko nung makita si Kristo sa buhay mo. Si Calvin, kitang-kita si Kristo sa buhay niya eh. Gets niyo yan? Gets niyo yung barko na yan? Okay. Gets nila eh, okay. It's another thing to let it shape the way we live. No? Disciple ako ni Kuya Aid. Pakialam ko kung disciple ka ni Kuya Aid. Pero yung buhay mo naman, hindi ka tulad ng buhay ni Kristo. O, disciple ako ni Ate Jubel. O, nakikita ba si Kristo sa buhay mo? Kuha ako doon. Now, ano ang dapat response natin? Una, the authority of the scripture, the implication is this, may kinalaman ito sa ating atensyon. First, may kinalaman ito sa ating atensyon. Pagtuunan mo ng pansin ang salita ng Diyos. How much time do you spend looking at the book? And how much time, compare it, how much time meron ka dito sa screen time na ito? Sinasabi mong final authority ang Biblia, pero hindi mo namang kinukonsulta ang Biblia. Pagising mo, smartphone agad ang hawak mo to check yung mga notification o messages from your friends. Yung asawa ko nagagalit sa akin, hindi ako nag-check ng GC. Pero wag di akong gagayahin. Kasi may mga announcements sa school, ang dami kasi namin GC, parang 5. 5, pang ano lang yun, pang school. Sa church, 10. Ang dami! Okay? Do you pay much attention sa pakikinig ng sermon na faithful sa Word of God? Kahit sino pa ang preacher, kahit mapahaba pa ang sermon, kung may absolute authority ang Bible, it commands our attention. Focus. Hindi lang basta attention sa pagbabasa at pakikinig, but also, listen, all of life submission to the Word. Yung buong buhay natin. Okay? Yan ang unang implication pag sinabi mo may authority. Iginagalang ko ang authority ng Bible, naniniwala ako doctrinally na may authority ang Bible. Now, ano ang buhay mo? Nagbibigay ka ba attention sa salita ng Diyos? Pangalawa, ito, attention, second one, submission. Tiyakin mong ang paniniwala at pamumuhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kung nakikinig ka lang, sabi ni James, hindi yung asawa ni Heidi, sabi ni James 1:22, ano sabi? Kung nakikinig ka lang, pero di ka naniniwala at sumusunod, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Ano, ano nga, James 1:20? Heidi, James, baka memorize mo. Ay, hindi. 1:22, sorry. Yes, pakibasa po. Sino po pwede? Iba naman. O, si, ano, Nep? 1:22? Santiago 1:22? Nep, pwede pakibasa na malakas? 1:22. Ayan. Hinahanap pa niya, ano eh. Pakilakas ako, Nep. Pakilakas. Sabi, kung pinakikinggan lang, pero hindi naman sinusunod, dinadaya lang natin yung ating sarili.
narinig ko ito sa isang pastor, may kinausap daw siyang church member, nakaplano ng magpakasal sa isang unbeliever. Itinuro, sabi nung ano, okay lang po ba yung ganito, pastor? Sabi dito, sabi niya rito, itinuro ko sa kanya na ang relasyon na meron siya ngayon ay taliwa sa salita ng Diyos. Sabi niya, tinanong ko siya, malinaw ba? Opo, pastor, sagot nung pinayuhan na, pero mahirap na pong hiwalayan ko siya. Masaya naman kami. Madadala ko naman siya siguro sa Panginoon. Of course, nandun na eh. But please, if we truly, this is the word of God. It's either i-break tayo nito, at kapag na-break tayo nito, tsaka lang tayo gagaling. If we don't submit to the word, no, we are practically denying the scripture authority in our life. At hindi lang naman buhay mo under ng authority ng word. Lahat ng tao sa buong mundo nasa ilalim ng authority ng Diyos. Kilalanin man nila o hindi, si Kristo, balang araw sa pagbabalik ni Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi na si Jesus nga ang tunay na Panginoon. Alam man ng iba, hindi man nila alam, lahat tayo under ng authority ng Diyos. At i-judge niya tayo sa iisang standard na scripture. That is why yung scripture, hindi siya suggestion book. And third, attention, submission, yung sinabi kanina ni Pastor. Proclamation. Ang ikatlo, proclamation. Okay? Maging matapang ka sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? Kamusta? Yung pag-share natin ng Word of God. Kina-challenge ko po kayo. Please. Yung sa verse na binasa kanina, yung bandang taas nun, alam niyo kung ano? Nagbayan-bayan si Jesus, tapos nagkaroon siya ng compassion. At yung meaning ng compassion doon, yung para sa, ano, sa stomach mo, may something na hindi mo maintindihan, parang ganon, na kailangan mong gumawa ng hakbang. Alam nyo, ganon ang puso ni Jesus. Ganon ang puso ni Jesus sa bawat isa sa atin bago tayo naligtas. Yung kahabagan ng Diyos nag-uumapaw. Ayaw niya na tayo ay habang buhay na bulag. Ayaw niya na habang buhay tayo ay hindi maniniwala sa Kanya. Kaya anong ginawa niya? Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng proclamation of the gospel. Now, if it is our time also na i-proclaim din natin yung gospel na nagligtas sa atin kung tayo nga ay ligtas. Kahit hindi popular yung biblical teaching, don't adapt to the culture. Don't adapt sa trends. Huwag niyong baguhin ang mensahe ng gospel. Kahit against pa ito sa creation theory ni Charles Darwin, okay? Evolution theory ni Charles Darwin, ituro pa rin natin, kahit ipipersecute tayo, kahit ire-reject tayo, kahit tatawanan tayo. Noon ako nagturo ng gospel sa mga estudyante ko, tinatawanan ako. Kahit ma-demote ka sa trabaho, kahit pagtawanan ka ng mga kaklase mo, kahit layuan ka ng mga kaibigan mo, we need more courageous men and women of God who will stand for the truth of God in this world. Isa ka ba doon? Buti na lang matapang si Martin Luther. Nagsalita siya laban sa maling katuruan ng simbahang Romano-Katoliko. Paano na lang kung hindi? Nung kumalat yung teachings ni Luther, marami ng books na naipublish. At sinasabi kay Luther, i-denounce mo yung tinuturo mo or talagang mamamatay ka.
Tinanggap niya yung sulat at sa harap ng maraming tao, pinunit niya ito, defying the authority of Rome. Ipinatawag siya sa Diet of Worms sa Germany. Assembly ito ng mga Catholic leaders. Pumunta siya, binigyan siya ng pagkakataong bawiin. O sabi niya, recant. Sabi ng isang pope, o i-recant mo yan. Alam mo sagot ni Luther, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya, no. Unless I am convinced by the testimony of the scripture or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in council alone, since it is well known as they have often erred. Madalas silang magkamali at kinokontradict nila yung isa't isa. Remember, sa history ng Rome, may tatlong Pope na nag-aaway-away. Sabi niya ni Luther, I am bound by the scripture. I am bound by the scripture. I have quoted and my conscience is captive to the word of God. My conscience is captive in the word of God. Hawak ba ng salita ng Diyos ang buhay na meron tayo ngayon? Sabi niya, I cannot and I will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot do otherwise. Sabi niya, here I stand, may God help me. Here I stand. Sa salita ng Diyos, tatayo ako, titindig ako, anuman ang mangyari sa buhay ko. Because I am bound by the scripture. My conscience is captive by the word of God. Nakatali sa salita ng Diyos. Yan din ba ang sinasabi at ipinamumuhay natin? Sa bahay natin, bound ba tayo ng salita ng Diyos? Sa relasyon natin sa ating mga asawa, kung meron man. Sa mga anak, sa trabaho, sa eskwelahan, sa paghawak ng pera, sa paggamit ng oras, sa pagkain, sa pagpili kung ano ang panonoorin. Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Manonood ako ng Netflix. Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Ito yung gagawin kong libangan ngayon. Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Ano ba yan, kuya? Oo naman, puro ganyan-ganyan, salita ng Diyos. Sino ka para tanggihan ng Diyos na ibinigay niya ang buhay niya sa iyo? At ito, binigay niya ang kanyang salita para mapabuti ang buhay mo, tatanggihan mo? Sa pag-iisip, sa relasyon, sa opposite sex, sa approach sa ministry, are we bound by the scripture? At sa lahat-lahat ng bahagi ng buhay natin, captive ba tayo ng salita ng Diyos? Sabi ni Luther, I will not recant, here I stand. Mga mahal kong kabataan, tayuan natin ang salita ng Diyos. Let's build our life sa authority ng scripture. Kamusta kayo? Kamusta ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos? May pagkukulang tayo lahat, tama? Pero ang biyaya ng Diyos ay ganun na lamang. And it is the grace of God, no? Magtulak sa atin para bumalik sa Kanya. Okay? Alam ko, hindi lahat nauunawaan natin, mahirap, minsan, itindihin yung scripture. Yes, ako din, may mga bagay na hindi ko maunawaan. Lalo na mamaya sa Sunday School, sa YA namin. But, knowing the fact na yung binabasa ko, hindi ko man maunawaan, pero dahil kilala ko kung sino ang Diyos na nagbigay ng Bible sa akin. Wala akong ibang resort, kundi maniwala, sumunod, at mahalin ang salita. Simula pagkabata,
This is personal. Simula pagkabata ko, ang salita ng Diyos, hindi ako tinuruan na maligaw. Ang salita ng Diyos, tinulungan ako nung ako'y naligaw. Ang salita ng Diyos, naniniwala ako, tuturuan niya ako hanggang sa kunin ako ng Diyos. Tuturuan niya akong lumakad ng may kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon ko. I remember yung illustration na bago pa na umano ng palataya, pero mau Bible ko iyan. Kapag ang hawak natin sa Bible, alam niyo na to, di ba? Pag ang hawak natin sa Bible, ganito lang, agawin mo sa atin. Pagka siguro, pinetorize ko, kaya mo reverse ako. Kawa ko ngayon ang tatlong daliri ko. Maagaw mo ba kaya ito, RC? Nabili pa rin maagaw. So, kahit siguro, ito, no? Pag pinersa mo ako, sige. Pag-adulis yung Bible. Pero pag ang salita ng Diyos, sinunod natin, sinabuso natin, sa tingin ko, RC, kahit pag-adulis ko sa akin, hindi mo tumakas. Ano sabi sa Jude? Sa binasa mong verse? Para sa Diyos na able, kaya niya tayo protect lahat hanggang dulo. Tama? Kaya niya. May dadaan po na. Ay, ito. Ah, sige pa. Kapatid ko sa Panginoon, yung pastor na nagsabi sa akin ito, patay na. Pero yung sinabi niya sa akin, hanggang ngayon buhay ko. Here I stand. Here I stand. Yeah? Tayo tayo dito. Yung nag-asawa ko, ito yung buhay ko eh. Ah, ngayon, may anak na ako. Ito pa rin. No? Sige po. Tapos na po ako. Q&A na tayo kung meron man. Then, pagpipray ko po kayo kung wala. Okay po. Meron po kayong tanong? Ah, yung version po. NASB po. NASB. Yung King James po kasi, sa isa po siyang sali na kinuha, sa isang original na manuscript, na hindi pa nalalabas yung isang manuscript, hindi pa nila nakuha yung isang manuscript. Apo. Kaya yung NASB, dalawang manuscript na yung pinagbasihan nila, doon kinuha. Doon lang siya sa isa, sa Old English lang siya. NASB po, NASB. Ano nga yun? Standard Bible. New American. Sa King James naman po, wala namang problema, lalo na yung New King James. Kasi ang hirap naman ng King James na daw siya, yung mga ganun. Diba? Pero kung gusto nyo po, ang best na Bible version, ay yung ini-interpret ito ng buhay natin na lumalakad ng may kabanalan. Oh! Ayan. No? Okay po ba? Kaya ng best version ng Bible. Yes po. Okay. Last mo na daw yan. Ha? Pero sila yung mukhang pa-pocrypa. Opo.
Oo. Bakit siya inalis sa Evangelical Bible? Okay. Kasi ang alam ko lang kasi hindi sila nakapasa doon sa standard during the canonization period. Pero bakit itong Esther na hindi naman napanggit ang word ng pangalan ng Lord because of that wisdom ay napasama? Ano yung nag-fall short yung apocrypha? Ayan. Natanong din yan sa amin sa Bible School. Bakit na kasama tong Esther? Yun po ba yung pinakatanong? Oh, hindi. Bakit hindi nakapasa yung ano? Sige. Bali dalawa. Yung Esther muna. Yung Esther, wala dyan si Jesus na binanggit, no? Or God. Sorry, wala naman talaga si Jesus na name pa doon. Pero kasi sa tradisyon nila, culturally, meron sila doon yung celebration. Tapos nandun din kasi pagpapatuloy ng lahi ng Juda. Kaya, di ba si Jesus galing sa Juda, lahi ni Juda? Kaya yon. So, yun po. Okay. Si Mardukeo, tama ba yon? Yung nag-save sa kanila? Yun. Siya ay larawan ni Jesus na balang araw, ililigtas niya yung lahi. Kaya yun po. So, yung isa naman po, yung natanong ninyo, kung bakit hindi nakasama yung, opo, ano siya, hindi siya aligned sa pinaka-team ng Bible. Yung canon po, ito po yung mga Bible scholar, mga Bible teachers, para siyang stick, sukatan, yung ruler, sinusukat niya kung alin lang yung dapat kasama sa Bible at hindi siya nakapasa. Kasi meron doon purgatory, meron doon mga dragon, di ba? Oo, di ba? Tapos, of course, historically din naman. Historically, okay naman siya eh. Pero theologically po, hindi po siya talaga. Kasi meron doon mga good works, which is hindi naman talaga tinuturo ng Bible. Nagko-contradict siya sa ibang, ano. Okay, baka matatanong mo rin yung Solomon, bakit puro lablab lang na naman doon, naroon. Ano na, kasi expression nyo naman kung paano magmahal ang Diyos ng labish-labish. Ng labis-labis. So sana po nasagot ko tayo, no? Opo. Ayan. Sige po. For the sake din nila, baka kasi tanong din naman nila yun. Okay. Sige po. Meron pa po kayong tanong? Yes po. Okay na po. Sige po. Kung wala na pong tanong, tayo po ay manalangin na. Again, the authority of the Bible deserves our attention, submission, and proclamation. Please. Kung, offering? Offering. Offering. Sa Sunday school. Ako. Hindi, nakakalimutan ko yan. Offering po tayo. Pati ba sa YA, pag sa online, mag-offering din? Sige po, tayo po ay manalangin na bang nag-offering. Okay na po. Po. Let's pray na po. Let's pray. Panginoon, ikaw na makapangyarihan. Hindi mo kami pinabayaan matapos nyo kami iligtas. Hindi mo kami pinabayaan na mamuhay na lamang sa sarili namin, kundi hinimok mo kaming sundin ang iyong mga salita, not to gain the favor, kundi Panginoon, sumunod kami kasi naranasan namin ang pagmamahal. Ikaw, Panginoon, sabi ng iyong salita, able to protect us para hindi kami magkasala. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang salita mo ay lagi naming masunod ng buong pagmamahal upang di kami magkasala. Ikaw, Panginoon, na maiaharap kami ng walang kapintasan dahil ang salita mo ay totoo. Ikaw, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang tagapagligtas, purihin ka, luwalhatiin ka. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita. And let this lesson na napag-aralan namin, himukin kami
na magbigay ng oras, atensyon sa iyong salita. Ang buhay namin, ang isipan namin, ang desisyon namin, ano man aming gagawin ay ipasakop sa iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan kami, bigyan kami ng tapang pagmamahal, Panginoon, na ituro sa iba, sabihin sa iba kung bakit kami naligtas. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa pamagitan ng pananampalataya na ikaw din naman ang may kaloob at higit sa lahat sa ginawa ni Kristo sa krus para sa amin upang maranasan namin ang labis-labis na iyong pagmamahal. Ingatan kami, gabayan kami, bigyan kami ng karunungan sa mga nagtatrabaho at sa mga nag-aaral. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.